Hello guys! Welcome back to our channel! In today's video ay usapang rose cabbage ang gagawin natin. Kung naaalala nyo, before or one week ago ay nag-unboxing ako October 6, 2020 ng mga rose cabbage na nakuha ko or nabili ko sa Benguet. Diba sa ibang succulents natin, ini-air dry muna natin siya ng ilang araw bago itanim. Ako, dito sa aking mga rose cabbage ay pinupugutan ko talaga sila, hinihintay ko silang magkaugat lahat-lahat, saka ko sila itatanim. Kung kilala nyo yung inyong mga seller na malinis silang mag-air dry ng kanilang mga pinapaship sa inyo, huwag nyo na silang hugasan, huwag nyo nang banlawan, huwag nyo na silang ibabad sa fungicide. Marami kasing nagtatanong kung bakit daw ba hindi ako nagke-care tips ng rose cabbage, or dapat daw bigyan ko sila ng care tips ng rose cabbage kasi yun yung madalas namamatay sa kanila. Yes, common itong ating mga rose cabbage. Eto na pala sila, guys. Diba, 20 pieces yung in-order ko before sa Benguet seller, 20 pieces pa rin po sila. Wala sa kanilang nabulok, pero natuyo yung ibang leaves nila sa bottom part. Kasi normal lang siya. Pinagahanap sa'yo! Thank you! O, na-interrupt ulit yung ating pag-film kasi may dumating sa akin. Hindi ko rin alam kung ano to, pero galing siya sa House of Representatives. Bakit may ice cream? Tingnan natin kung ano yung laman niya. Wow, may patoken. Ay! Thank you for being a part of the HRF month celebration from the Secretariat, Officials and Employees of the House of Representatives, October 20. Ang social naman. Buksan natin. May pagganun sila kasi na-invite nila akong mag-judge. Ang gaganda ng mga ginawa ng mga ano eh, kasali. Meron din pala dong mahilig sa mga cactus. Okay, let's... Wow! Ang galing naman! Power bank tapos wallet. Galing, galing, galing. May manual siya nakasama. Ang galing! Thank you po! Ayan! Ang cute! Ang social-social naman. Thank you so much po sa pag-deliver nito. Meron akong power bank. So, balik tayo sa ating gagawin dito. Ganito ako magtanim ng aking mga rose cabbage kasi pag dinadirect ko sila ng tanim or kahit i-air dry ko sila ng matagal, kung hindi ko naman pinupugot or tinatanggal, tinitrim yung kanilang mga roots, namamatay siya katagalan. Tingnan nyo yung ginawa ko. Kung alam nyo yung video na ginawa ko nung unboxing, ilalagay ko na lang dito yung title nun or yung pinakaling. Ito yung itsura ng aking mga, ano ba tawag dyan? Pinugot. Lahat po yan ay may roots na. Ito yung pinakamaliit ko. Oh. Ayan. Ay, ito pala. Ito yung pinakamaliit ko. So, kung nakikita kayo ng mga pintura-pintura sa kamay ko, okay lang yan. Kasi, nagpipintura ako ngayon guys eh. Gusto ko lang mag-film. Kasi, chinek ko yung mga rose cabbage ko kung may ugat na. At, ang dami niyang ugat guys. Oh, tingnan nyo. Oh. Sabi ko sa inyo, after 2 weeks ng air drying ko, ipapat ko na sila. Or, hanggat may nakita na ako na mga new roots dito, saka ko sila ipapat. Kung napansin nyo dun sa isang vlog ko, pinagpuputol ko yung mga roots nila. Pag binili natin sila, ipapakita ng ating mga seller na mga healthy sila. Kahit anong ingat ng isang seller sa pag-air dry, meron at meron pa rin po dyang napuputol na roots. Pag naputol yung roots, tapos may pumasok na moist sa roots nila, yan yung unti-unting pumapasok dito sa loob ng or sa stem ng ating rose cabbage, pataas yan ng pataas. Kaya to make sure na healthy talaga hanggang pagdating sa atin yung mga halaman is pinupugot ko sila. Especially dito sa aking mga rose cabbage, sa aking mga black prince, kasi yan yung mga common na madaling alagaan pero madaling mamatay din. Tingnan nyo, ganito lang yung itsura ng pagkatuyo ng kanilang mga dahon. Normal lang kasi ano yan, naka-air dry siya ng matagal. Kung ayaw nyo naman po na habang ini-air dry nyo is mamumuti yung kanilang mga gitna, pakita ko ulit sa inyo kung maputi ba yung gitna nito after a week. Ito yung itsura ng aking mga rose cabbage after a week ng air drying. Ayan. Nakita nyo ba kung may mga puti-puti yung gitna niya? Yung mga puti niya is yung parang kulang siya sa sunlight. O yung mga nakabuka siya, nakaputi. Pakita ko sa inyo. Example lang to ha. Si Black Prince. Ayan. Katulad niya, nakabuka siya ng ganyan. Ibig sabihin, ay wala siyang nakukuhang sunlight habang naka-air dry siya dyan. Or hindi siya natatamaan ng ano, ng sunlight. Dito sa aking mga rose cabbage, habang ini-air dry ko sila pagkapugot, pagkabanlaw, 3 days po silang nakataob. Yan, tinataob ko sila.
ng ganyan para yung mga excess na mga tubig-tubig dyan nung binalawan natin ay mawala or hindi siya mag-stack, matuyo ba. Pero after 3 days, ang ginagawa ko ay binabalik ko na ulit siya ng ganyan. Ayan. Merong grow light doon sa kanilang pinaglalagyan pero hindi yun kailangan. Pwede nyo silang ilagay ng 2 hours sa morning sun habang ini-air dry nyo ng tuyong-tuyo na lahat. Kung itatapat nyo siya sa electric pan, madali lang siyang matuyo. Kung wala naman kayong electric fan na tatapat sa kanila is okay lang. Hanggang matuyo lang siya, nakataob lang ng ganyan. O let's say na after 2 days ay tuyo na siya, ibabalik nyo na siya ng nakatihaya, nakaganyan. And then, paarawan nyo na siya ng 2 to 3 days. Morning sun lang, mga 2 to 3 hours sa umaga para hindi siya magputi-puti yung gitna. So, ang gagawin natin ngayon ay magpapat na tayo. Ang gamit kong potting mix sa kanila is, as usual, 70% pumice and 30% vermicast. Pero nilagyan ko siya ng furadan. Ayan. Para make sure lang na hindi sila... Kasi etong mga rose cabbage, asahan nyo guys, ay lapitin siya ng mealybugs. Pag meron siyang flower stalk, lapitin siya ng aphids. Yung aphids is parang dark green na nandun siya sa mga bulaklak nila. Tapos yung mealybugs naman ay nandun sa mga singit-singit ng kanilang mga dahon. Kaya nilagyan ko sila ng furadan. 1 to 2 teaspoon. Iahalo ko siya dito sa ating potting mix and then halo-halo na. Pwede rin namang ibudbud pa sa ibabaw. Pero ako yun yung ginawa ko. Magtatanim na tayo. 70% pumice and 30% vermicast. Meron siya mga nahalog na ano, mga eto o, konti-konting lava rock kasi inilagay ko dyan yung mga natira kong pang Howortia potting mix ko. Okay lang yan. Tanggalin nyo lang yung dry leaves. Huwag kayong mag-worry kung habang ini-stable nyo or ipinapa-establish nyo yung inyong mga rose cabbage is nagda-dry yung bottom leaves niyan. Normal po sa ating rose cabbage, ang laging nagda-dry yung bottom leaves nila, yung mga dahon-dahon, basta hindi siya magmamashi, healthy po yung ating rose cabbage. Ito yung tatandaan nyo guys, hanggat ang nakikita nyo ay nagda-dry yung bottom leaves nila, okay po yan. Pero kung yan ay nagwo-watery or nagmamashi, hindi po siya okay. Pag magtatanim kayo or magdidilig kayo ng inyong mga rose cabbage, 1 week after pagpapat natin dito, saka nyo siya didiligan ng konti. Pupwede rin namang after 2 weeks nyo sila diligan, nasa sa inyo yon. Pag maulan, ang ginagawa ko, after 2 weeks ko sila dinidiligan pagkapat. Pero pag sobrang init naman, especially tuwing summer, after 1 week, dilig ko agad yan. Sa iba, after 4 days, pagkaripat, dinidiligan agad. Ganun lang, kung alin yung nag-work sa inyo, yun yung gagawin nyo. Kasi ako, hindi ko na siya ini-explore or let's say na... Okay naman siya sa after 1 week ang dilig, tapos babaguhin ko siya ng after 4 days ko pagkaripat, didiligan agad. Hindi ko na siya ginaganon kasi natatakot ako na baka mamatay yung halaman ko. Kahit na common yung isang halaman ko, kung ganun talaga yung nagwo-work sa akin, okay na yun. Pupwede nyo silang lagyan ng osmocote, pupwede rin hindi, nasa sa inyo yun. Pupwede nyo silang lagyan ng cow manure or kahit anong mga pataba dyan kasi etong si rose cabbage, hindi naman nagbabago ang color niyan. Nagpipink yung tip ng ating rose cabbage pero hanggang doon lang siya. Kumuha lang ako ng isang malaking pot para pagsasama-samahin ko sila dito sa isang lagayan para maganda silang tingnan. Meron pala akong mga osmocote na nilagay na dito. Inihalo ko na siya doon sa ano ba yan, sa potting mix na ginamit ko. Pero po pwede kayong hindi maglagay ng osmocote kung wala naman. Thank you.
ginagawa ko at ipapat ko lang sila and then babalikan ko kayo para sa karagdagang care tips na ginagawa ko sa kanila para lumaki silang healthy at maraming babies sa atin. Meron lang natirang 7 piraso dito kasi wala na akong pots. Maghahanap pa ako sa kanila or magpipintura muna ako ng ibang pots ko dito na po pwede kong paglagyan sa kanila. And then, eto na siya. Madami akong nagawa. Tapos meron akong isang malaki dito. Ayan. Discuss natin yung sun exposure na ginagawa ko sa kanila. Katulad nga nung sinasabi ko sa inyo kanina na after 2 weeks ko pa sila binibigyan na ang mga 3 to 4 hours na sun exposure. 2 weeks po. Kasi dito naman sa ating mga rose cabbage, madali lang nilang ma-embrace yung weather natin dito sa Lowland. Yes, taga Lowland po tayo. Di ko lang po alam kung same ng care tips or same ng pag-aalaga ang ginagawa nyo dyan sa mga malalamig na lugar or dyan sa Highland. Dito sa Lowland, yun yung nagwo-work sa akin. Ang ginagawa ko naman sa kanila sa pagdating sa pagdidilig after 1 week or after 2 weeks ko sila dinidiligan. After 1 week kung naka-summer ka or after 2 weeks kung sobrang maulan dito. Katulad ngayon, palaging umuulan. Osmocoat, pupwede nyo silang lagyan, pupwedeng hindi, mga cow manure, horse manure, carabao manure, nasa sa inyo yun na yun. Meron siyang farina. Farina is yung protection nila sa sunlight. Pag naaarawin sila ng or pag nagkakaroon sila ng too much sunlight, hindi agad-agad sila masasunburn kasi meron silang farina. Ayun nga lang, yung farina nila is manipis lang. Katulad nito. Ayan o. Pag hinawakan mo siya, dito na tayo hinawakan. Dito na lang. Ayan. Para siyang magkakaroon ng marks or mabubura. Para siyang may powder. Ganun na lang. So, ano pa ba? Ano pa? Wala naman gaanong care tips dito sa aking mga rose cabbage. Basta kung gusto nyong makasiguro na ang inyong itatanim na rose cabbage ay healthy, mas magandang pugutin nyo sila. Pagkabili nyo sa garden shop or pagka-order nyo sa Benguet. Pero kung nag-work naman sa inyo, yung walang-wala na talagang trim, kahit kasi itong si rose cabbage, maano siya, mabuhok or makakapal yung buhok niya. So parang mas gusto ko sa kanya bago itanim is nililinis ko sila or kinakalbo ko talaga yung mga yan. Pero nasa sa inyo rin po yun guys. Ako yung isineshare ko po sa inyo is kung ano lang yung nag-work sa akin. Itong ating mga rose cabbage ay po pwede siya sa full sun and rain. Pero please guys, huwag kayong mag full sun and rain ng inyong mga halaman. Especially ng kahit anong klaseng succulents, cactus, nang hindi pa siya established. Kasi pag yan ay binigla nyo sa araw, masasunburn yan. Pag yan ay binigla nyo sa ulan, mabubulok yan. Kasi magkakaroon siya ng root rot, stem rot, kasi hindi pa niya kaya yon. Magbigay kayo sa kanya ng 2 to 3 months bago nyo siya i-full sun. Or, paano po ba mag-full sun ang hindi masusunog yung kanilang mga leaves? Ganito guys, syempre, pagkaripat natin sa kanila, i-establish muna natin sila. Pupwede sa kanila nang naka-bright shaded muna habang in-establish nyo sila. And then, after 3 weeks, pupwede nyo na silang i-adjust sa sun exposure. Example, first 2 weeks nyo ay 2 to 3 hours yung sun exposure nila. Sa next week ay 3 to 4 hours of sun exposure. Pag nakikita nyo na medyo malambot yung leaves ng inyong mga rose cabbage habang pinapaarawan nyo sila or binibigyan nyo sila ng medyo matagal na sunlight exposure, tatanggalin nyo na sila kasi magkukos po yan ng sunburn or masusunog sila. After one day, saka nyo makikita yun na yung dahon nila is nangingitim. Mas magandang sanayin nyo muna sila sa full filtered sun. After a month, saka nyo siya dahan-dahang i-full sun. Ano pa ba? So, ayun lang guys, kung meron kayong mga katanungan regarding sa inyong mga rose cabbage. Oh, wait lang pala. Pagdating sa inyong mga, may mga nagtatanong kung pwede daw ba loam soil and pumice. O pwede po yan kasi yung iba, yan talaga yung meron lang sa kanila. Wala sa kanilang vermicast.
wala sa kanilang Masitera. Hindi ko naman kasi masasabi na ito yung gamitin nyo kasi ito yung ginagamit ko. So, hindi ganun guys. Dapat experiment nyo. Pero, maraming gumagamit ng loam soil and pumice. Kaya lang, ito kasing pure loam soil ang gagamitin mo is mainit siya sa roots ng ating mga succulents. Kaya hindi ko siya ini-advise sa inyo na gamitin. Pero kung walang-wala talaga guys, nasa sa inyo yon. Hindi ko naman kayo mapipilit na ito lang yung gamitin nyo. Ito lang yung vermicast lang, Masitera, carbonized rice hull. Marami nang nabebenta sa Shopee ng mga carbonized rice hull. As in yung ano na siya, sunog na. Meron ka na mabibiling vermicast. Ayun nga lang, pag sa part ng Visayas, Mindanao, ang ano ng shipping dyan, ang mahal ng shipping. Ang natitira nyo lang pag-asa is loam soil, dagdagan nyo siya ng pumice or kahit na ano, or lava rock, dagdagan nyo din siya, or magdurog kayo ng clay pots dyan. Kung meron kayo mga basag na paso, yun, durugin nyo and then ihalo nyo, gawin nyo siyang substitute sa pumice or sa pumice at okay na yun. So, ayun lang guys, at bago natin i-end ang vlog, ay syempre, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Kirk Galanida. Hello po. Thank you so much sa panonood. Kay Jessa Ligaspi, happy birthday sa'yo para sa October 28. Yan, advance happy birthday. Kay Mario Soriano ng Cabanatuan City. Kay John Lay, agsalud. Kay Carlin or Carilyn Krillo ng Coronadal City, South Cotabato, kay Denzel Kamatoy ng Capas Tarlac, kay Mine Gorino ng Aklan, kay Miriam Tumoling, kay Jean Steed ng Laguna, kay Karen and Joel ng Mabalacat, Pampanga, kay James Molina and kay Karing and kay Kay ng Muntinlupa, kay Maria Irma Ramos de Guzman ng Taal, Pulilan, Bulacan, kay Julie Santos ng Santa Monica, Hagonoy, Bulacan, at kay Verna Bado ng Zamboanga City. Thank you so much po sa panonood. I hope you enjoyed it. And don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Ken Dilara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!